No, go away. Go away. Hindi sa lahat ng oras ay boring ang magsasaka dahil mayroong mga pagkakataon na meron kang madidiscovering kakaiba, nakakatakot at pambihirang mga nilalang na maari ngayon mo pala ang makikita sa iyong talang buhay. Kaya wag na nating itong patagalin ha, sapagkat narinig na nga ang mga hayop at mga kakaibang bagay na nadiscovering ng magsasaka sa kanilang mga farm. Ang baka na mayroong dalawang ulaw. Ang magsasakang aray ay laking gulat nang masaksihan niya mismo na ang kanyang baka ay nagsilang ng isang baka rin, siyempre kaya lang ay dalawang ulaw. Sa isang farm nga doon sa Florida na pinangalan niya ng Annabelle. Ngayon, bagamat aray nga ay dalawang ulaw, mata, ngipin at tengat mga ulaw uli, ay dahil nga dalawa rin ang utak na ito ay ito hindi magkasundo kaya nahihirapan. Na hindi basta ganyan-ganyan lang ha, kasi ito ay hindi makadede ng maayaw kaya amo na lang ang nagsusubaw. Ay siyang kaawa-awa ano, ay ganito kasi yan, yung kasing sakit na yan ay namamana. Kung saan nga ang tawag ay split twinning, na ang ibig sabihin ay yung embryo nila ay hindi maayos na naghiwalay kaya naman gay anong nangyaray. Dalawang kanilang ulaw, kaya naman hindi ko man gustong sabihin, pero ang mga ganitong kasaw ay hindi na nagtatagal na kupaw kawaawang Annabelle. Ang combine na may mahabang mga ears. Nang dahil naman sa kakyutan at kahabaan ng tenga ng kambing na aray ay ang amo ay sinuwartay. Gawa ay ito inong sinilang ay nagbigay agad ng kakyutan at pansin sa social media. Daba na pasama ito sa Guinness World of Books of Record ay na may pinakamahabang tengang kambing na isinilang kaya tuwang-tuwa tuloy ang kanyang amaw. Gawaan daw ay hindi naman sa pagyayabang pero ang haba lang naman nito ay 21 inches na kupaw. Eh baby pa yan ha, kaya naman ang amo niya ay umaasa na ito ay hahaba pa. At may tatalas Guinness Book of Record na may pinakamahabang taingang kambing na naisilang na nabubuhay hanggang ngayon. Na nakalimutan ko nang ang pangalan ni Sabihin at ito nga pala si Simba at nilalagyan ng kanyang amo ang tenga para hindi ma-broke. Ang alagang baka ni Tagoraw. Aray namang sunod na aray ay kung mapapansin nyo ay mayroong napakahaba at napakalalaking mga muscle na Belgian cows ang tawag. Kaya lang ay napagtripan ng scientist kaya ayan ang nangyaray. Parang si Tagoraw na 100%. Na sa aking pagginawa ay ang ginawa ng mga scientist ay namamili ng napakalalaking baka, mga muscle, pagkatapos ay ibinraid ng ibinraid hanggang sa magsilang at naisilang ulay ang pinakamalalaking baka at magpatuloy ang paglaki ng kanilang katawan. Na kung hindi nyo nagets ay kunwari baga itaaw, malaki ang katawan, tapos mag-aasawa rin ng malaki, ay di may papasa anak. Tapos ang anak ay magiging malaking katawan tapos ibe-bred na naman hanggang sa mabuo ang pinakamalaking katawan na baka para kainin laang. Diyos ka pao, mga tao talaga, wala nang ginawang matinaw kakainin laang. Ang baka yata yan na mayroong mahabang sungay. Ang mga Texas Longhorn na ito ay kilala sa buong mundo sa mayroong pinakamahabang sungay. 100 inches laang naman. Kung saan hindi pa yun ang todo dahil habang sila ay lumalakay, ay palaki pa ito ng palaki. Nakapaw, akin din sana, gayon. Ang angas, diba? Pero merong isang longhorn sa Alabama na merong napakahaba sa lahat talaga. Tataaw, nakasalukuyan nga niya na inandong pa siya sa Guinness. Gawa ano eh, kahit ito ay 4 years old pa lamang, ay ang sungay naman niya, ay Diyos ko pao, ay pagkahaba-haba. Kumbaga sa aking pag-alala ay 10 foot and 7.4 inches. Nakaw, ang laki na. Kaya naman ayon ay ang amo ay tuwang-tuwa na naman kasi malaking pera na naman aray. Tsaka bako din daw ay mabait naman aring taong aray ay ano pala longhorn. Tsaka ang pangalan niya daw ay nakalimutan ko na kaya tawagin na lang ang natay. Alakay kasi malaki eh, lakay. Aray naman ang mapayat na kapatay ni Tagoraw. Taong 2021 naman ay mayroong isang alpaka ang nagsilang ng kapayat-payat at kaawa-awang sanggol. Nakakamalas-malasan pang ang mga ina nito ay talagang hindi nililinis ang mga anak pagkatapos gawa maartay. Kaya naman ang amo na lang ang gagawa nito, gawa siya rin naman ang kikita ay.
Mum is Inca, Dad is Archie. Literally just born, we're just drying it off a bit because there's a little bit of wind. Kung ating papagmasdan ay parang hindi talaga ito mabubuhay. Ngunit sabi naman ng may aray ay normal lang naman daw talaga sa mga sanggol ng alpaka ang ganyan. Kasi naman pag daw ito ay natuyo ay parang fried chicken sa sobrang kasuritan. At wag nyo nang alamin kung anong salita yon. Hindi ko rin alam ay basta ito ay alpaka ha, hindi alien. Sa social media kasi lagi na lang napapagkamala ng kung ano-anong hindi basta nakikita. O kumbaga ay bago lang sa paningin, abay biruin nyo eh, tinawag itong alien. Ang makapagbagbag damdaming pagsagip sa elepantay. Ang eksena na siguro na aray ang pinakamalungkot na inyong makikita sa inyong isang buhay. Gawa ano ay tungkol ito sa isang elepanteng ina na si NPR matapos nilang ma-istak ng kanyang anak sa isang malaking butas. Nasa kabutihang palad nga ay nagkita agad ng isang magsasaka kaya naman humingi aray ng tulong para matulungan yung elepante doon. Pero hindi basta-basta yun ha. Gawa ano eh, sa pigat pala ang nung elepantay ay nahirapan mismo, pati yung crane, nagsalita rin. Charay, pero ang tunay ay nagkaroon pa sila ng problema, gawa yung elepantay ay hindi na humihinga at wala nang malay. Kaya naman ang ginawa ng mga respondents ay ginawan ito ng CPR para mabuhay. Kaya lang ang lahat ay naalarma sapagkat hindi na nagpapakita ng buhay yun ngang inang elepantay, kawawa naman. Ay nakaw, ang makapagbagbag damdamin na aray ay naaawa ako sa anak gawa walang magawa. Pero buti na laang at yung ina ay kahit anong oras ay nakatayo din naman. Kaya uwi niya sila. Sheesh. Ang bangaw ng mamaut. Isang magsasaka naman mula Michigan ang sinuwerte sa kanyang pag-aasarol na jackpot. Si James Bracel na nung una ay naghihiwagaan pa gawa ang nakaasarol niya ay matigas. Nalingid pala sa kanyang kaalaman ay ang magpapayaman pala sa kanya gawa ito pala ay boto ng isang malaking mom out na nung unay akala niya lang pala ay mahom, kaya naman nung na-discoverin ito pala ay mom out ay tuwang tuwa siya, pati na rin ang mga researchers kasi jackpot ato eh. Aday hukay na, hukay sila ng hukay hanggang makuha nga yung mom out. Pakatapos ay day nagsiselebrate na sila ano, maraming komento ang kwento pala ang kaysa sa hukay itong isang tao. Ay ayaw man la ang tumulong, yung iba'y hukay ng hukay eh, tapos siya'y nagpapabida-bida daon. Probably lived between 10,000 and 15,000 years ago. Ayon naman sa isang report ay ang edad daw nito ay 11,000 years to 15 years ang itinanigal ng nabuhay sa mundo. Talaga namang napagtripan lang ng mga sinaunang tao, ginawang pulutan. Aray naman ang ani mo'y bugok na itlog pero armadelo pala. Nang maglakad naman ang isang magsasaka na aray sa malapit sa ilog ay may nakita siyang kung anong parang bugok na itlog sa daan. Kaya naman ayon ay sa sobrang saya ay nagtatalon ito. Hindi lang pinakita sa video, gawa pa akala niya ito ay isang buto ng dinosaur itlog pala. Na mukha naman talaga, kaya lang ay ito pala hindi isang itlog kundi tailaang ng sinaunang tao noong unang panahon. Pero joke lang yan ha, gawa ito pala isang shell na ang tanda ay 20,000 years na ang nagmamay-aray ay mga cryptodons na tinatayang ang haba ay 3 feet, tapos ang kapal naman ng shell ay 2 feet, kakapal na. Pero aw, di parang natatapos yun ha, kasi malapit lang doon sa lugar na yun ay meron pang ibang natagpuan. Pero maiba tayo, ganan ang itsura nila noong unang panahon. Na ninunu pala ng mga armadillo na pagkalalaki naman talaga anaw. Na ang punto tayo meron ding spike para sa kanilang pangprotekta. Amazing! At sa tingin ko'y hanggang din nalaang muna tayo. Basta huwag nyo lang kakalimutang mag-like, mag-subscribe kasama ng notification bell para lagi kang updated sa tuwing may ilalabas tayong kalokohan na naman na video. Maraming thank you!